Abala siya na sa pagtutupi ng mga damit nila nang marinig niya ang hiyawan ng mga kapatid na parang tuwang-tuwa. Tumayo siya mula sa pagkakaupo, sa papag at sumilip sa labas ng pintuan. Napangiti siya ng malapad nang makita ang ina niya. Lumabas siya sa silid at nilapitan nito at nagmano. "Nay, kamusta po? Napaaga po yata ang uwi mo ah. Biyernes pa lang po ngayon, Linggo ang uwi mo, hindi ba?" Takang tanong ni Yana. Ngumiti si Mirna at masayang niyakap si Yana. "Anak, nandito ko para ibalita sa'yo na pumayag na sina Doña Rita at Don Pablo na magtrabaho ka sa mansyon." Masayang balita niya. Natuwa si Yana at napapapalakpak pa. "Talaga ho? Nay, salamat naman, malaking tulong to sa atin, lalo pat magkokolehiyo si Tantan." Tuwang-tuwa nga na saad niya. "O anak, pagbutihan mo, darating sa Lunes ang panganay na anak nila na si Senyorito Leonardo." Pagbibigay alam ni Mirna. Noong isang linggo, dumating ang bunso nilang anak. Ngayon naman ang panganay. Baka ho may malaki silang pagtitipon kaya nagsulputan ng mga anak nila. Saad ni Yana. "Nay, gusto ko rin magtrabaho sa mansyon. Si ate na lang ang pag-aralin mo, total. Isang taon lang naman ang tanda niya eh." Biglang sabat ni Tantan. Hindi siya sang-ayon na ang ate Yana niya ang huminto sa pag-aaral. Dapat siya na lang. Mas matalino ang ate niya kaya mas malaki ang chance nitong maging successful. "Manahimik ka, Tantan. Akong panganay, ako ang masusunod." Saway naman ni Yana sa kapatid. Inabot ni Mirna ang dalang isda kay Tantan. "O, linisan mo yan at nang mailuto na ng ate mo." Utos niya kay Tantan. "Huwag na kayong magtalo at pasasakitin niyo na naman ang ulo ko." Dugtong na reklamo niya. "Ate, paano po to?" Tanong ni Liam. Ito ang bunso at 7 taon na ito. At grade 2 na nga. Binuhat niya na ang bunsong kapatid na iniupo nito sa silya katapat ng lamesa nilang gawa sa kahoy. Inilapag ni Liam ang papel sa lamesa at tinuro ang assignment na hindi maintindihan. "Ah, ganito yun." Nakangiting saad ni Yana at tinuruan na nga ang kapatid niya. Masayang pinagmamasda ni Mirna ang mga anak at pasimpleng pinunasan ng luha. Masaya na sila sa maliit nilang bahay. Tuwing Linggo siya umuwi rito upang makapagpahinga at makasama ang mga anak. Labandera siya sa mansyon ng mga Falcon at ito ang kinabubuhay nilang pamilya. Mainiti sa mga labi nila habang kumakain. Pinagsaluhan nila ang dalang ulam ni Mirna. Kahit simple lang ang buhay nila, ay masaya at kontento na sila. Kinabukasan ay magtutungo na sina Mirna at Yana sa mansyon upang magtrabaho dahil sa Lunes ay sasalubungin nila ang panganay na anak ng pamilyang Falcon. "Tantan, ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo at kami ng ate mo ay magtutungo na sa mansyon upang magtrabaho." Bilin na saad ng inang si Mirna. Ilang beses niyang biniling kay Tantan ang mga dapat itong gawin. "Opo, Nay, huwag na po kayong mag-alala, ako na pong bahala rito." Magalang na sagot nga ni Tantan. "Ikaw din, tulungan mo ang kuya mo. At ikaw, Hana, huwag pasaway at makinig sa kuya at ate mo. Bantayan niya si Liam, maliwanag ba?" Nag-aalala ang bilin ni Mirna. May tiwala siya sa mga anak at alam niyang hindi ang mga ito mapapahamak. Ngunit bilang isang ina ay hindi mawaglit sa puso niya ang pangamba. Hindi siya sanay na wala sa bahay si Yana, ang panganay, upang alagaan ang mga kapatid. "Opo, Nay." Sabay-sabay na sagot ang mga ito. "Nay, bilisan niyo, kanina pa naghihintay si Manong driver." Pasigaw nga na saad ni Yana. "O siya, alis na kami ng ate niyo." Saad ni Mirna bago tumalikod at naglakad papunta kay Yana. Habang nasa biyahe papunta sa mansyon ng mga Falcon, ay kinakabahan si Yana. Alam niyang may pagkamasungit si Doña Rita at istrikto. Lagi kasi ito na ikukwento ng ina. Kalahating oras ang biyahe bago nila marating ang mansyon ng mga Falcon. Namangha si Yana habang nakatingin sa malaking puting gate. May nakaukiti rito ang Falcon. Nang makapasok sila sa loob, ay mas lalo siyang namangha sa lawak ng lupain at napapalibutan ito ng malalagong puno. At ang malaking puting mansyon ay napakaganda.
May tatlong palapag ito. Sa gitna ng hardin ay may malaking fountain at parang kumikislap ang tubig nito. Inilibot niya ang paningin sa paligid na parang pariisa sa ganda. Napakasarap sa mga mata ang iba't ibang bulaklak na nasa hardin. Ngayon pa lang siya nakapunta rito at hindi niya akalain na ganito kaganda ang lugar. Yana, untag ni Mirna. Natawa siya sa pagmumukha ni Yana. Namimilog ang mga mata nito at bahagyang nakaawang ang bibig. Halata sa mukha nito ang pagkamangha. Nay, ang ganda po pala rito, no? Talagang ang mayaman ng mga Falcon. Namamanghang saad ni Yana. Oo anak, sa sobrang yaman nila, hindi na nila alam saan ilalagay ang pera at pati mga anak nila ay may kanya-kanyang tahanan. Natatawang sagot ni Mirna. Naglalakad na nga sila sa maid quarters kung saan ang silid ng mga katulong. Sana nay, ipamigay na lang nila ang pera. Natatawa at biro ni Yana. Ngunit hindi ito natapos nang sawayin siya ng ina. Shh, manahimik ka nga. Mamaya may makarinig pa sa'yo at makarating pa sa mag-asawang Falcon. Makasabihin pa ng mga ito eh, kabago-bago mo, e ambisyosa ka na. Saway ni Mirna. Nangakmang liliko na sila papunta sa maid quarters, ay nasa lubong nila, si Lando. Huminto si Mirna kaya napahinto rin si Yana at napatitig kay Lando. Senyorito Lando, magandang umaga ho. Magalang na bati ni Mirna. Nakapumulsa si Lando at matamang nakatitig kay Yana. Seryoso lang siya habang pinagmamasdan niya ito. Siniko ni Mirna si Yana para ipahiwatig na batiin ang kaharap. Siya ho ang aking anak na bagong mamamasukan dito. Pagbibigay alam ni Mirna. Magandang araw ho, Senyorito Lando. Magalang na bati ni Yana. Nautal pa siya dahil sa kaba. Kinakabahan si Yana dahil hindi man lang ito ngumiti habang seryosong nakatitig sa kanya. Ngumiti si Lando nang makita kung paano kabahan ang anak ni Mirna. Makikita sa pagmumukha nito ang pagkabalisa dahil sa kaba. Maganda ang anak mo, manang mana sa'yo Mirna. Hindi ko akalain na may tinatago kang napakagandang bulaklak. Nakangiting saad ni Lando. Nakahinga ng maluwag si Yana dahil hindi naman pala masungit ang supladong ito. Ah, opo, mana sa ama niyang Italiano. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag mo akong puin? Naiilang na saad ni Lando. Naku, pasensya na, Senyorito Lando. Sige, at magtutungo na rin po kami sa aming sili dahil ipapakilala ko pa si Yana sa mga magulang mo. Magalang na paalam ni Mirna. Ah, sige, ang gandang pangalan, Yana. Inaayos ni Yana ang mga dalang damit sa cabinet. Habang ang nanay niya ay hinatid lang siya nito sa magiging silid nila. Nagtungo ito agad sa silid ng mag-asawang Falcon. Nang matapos siya, ay umupo na nga siya sa malambot na kama. Hindi niya mapigilang humagikik nang tumalbog-talbog siya sa malambot na kama. Sa bahay nila ay matigas na papag ang higaan nila. Naabutan siya ng nanay niya sa ganong eksena. Para kang bata, Yana. Natatawang umiling-iling si Mirna. Nay, wala po kasing ganito sa atin. Nakakatuwa lang dahil unang pagkakataon na makaupo at makahiga ako sa ganitong higaan. Napakalambot, Nay. Tuwang-tuwang saad ni Yana. Ikaw talaga. Tara na nga at gusto kong makita ni Doña Rita. Kahit na mukhang masungit siya, ay mabait naman to. Basta't huwag ka lang gagawa ng hindi niya magugustuhan, ha? Saad ni Mirna at hinawakan sa braso si Yana. Sabay silang naglakad papunta sa ikalawang palapag at tinungo ang balkonahe kung nasaan ang mag-asawang Falcon. Magandang araw ho, Don Pablo, Doña Rita. Ito po pala si Yana, ang panganay kong anak. Pakilala nga ni Mirna kay Yana. Magandang araw ho. Magalang na bati ni Yana. Mumiti si Don Pablo. Abay, napakagandang bata. Papuring saad niya. Samantala si Doña Rita ay tumaas ang dalawang kilay at tumaas ang sulok ng labi. Masarap pa siyang magluto? May pagkamatare niyang tanong. Opo, Doña Rita. Katunayan, dinadayo pa siya sa bahay ng iilan naming kakilala upang siya ang magluto kapag may okasyon ng mga to. Ipinagmamalaking saad ni Mirna. Tumango-tango si Rita at gumiti. Good. Nais kong magluto ka ngayon para sa aming tanghalian. Saad nga niya. Sige po.
Magalang na sagot ni Yana. Abala si Yana sa paghiwa ng mga sangkap para sa gagawin niyang kaldereta. Kailangan niyang sarapan ng luto para matuwa ang pamilyang Falcon. Lalo na si Doña Rita. May dalawa pang katulong na nasa kusina. Nagluluto rin ng mga ito para sa mga nagtatrabaho sa mansyon na to. Señorita Lando, bakit ka po na parito? May pag-uutos po ba kayo? Tanong ng isang katulong. Natigil sa ginagawa si Yana at nagawi ang tingin kay Lando. Wala, naglilibot lang ako at napadaan dito sa kusina. Sagot nito na nakatingin kay Yana. Binalik ni Luna ang atensyon sa ginagawa at nagpatuloy. Naiilang siya bigla dahil nandito ang isa sa amo niya. Pinagmamasta ng bawat galaw niya. Sige, alis na ako. Paalam ni Lando. Sige ho, senyorito. Sabay na saad ng dalawa. Maliban kay Yana, nananatiling nakayuko ang ulo at naghihiwa ng mga sangkap. Masarap pa? Saad ni Lando na pinupuri ang niluto ni Yana. Tumangutango naman si Pablo, tanda na sumasang-ayon ito sa sinabi ni Lando. Si Rita naman ay umiti, pahiwatig na nagustuhan din ito ang luto ni Yana. Tunay ngang masarap ang luto ni Yana. Nakangiting saad ni Doña Rita. Namula naman ang mukha ni Yana at napuno ng saya ang puso dahil sa papuri na natanggap. Masaya siya dahil nagustuhan ng pamilyang Falcon ang luto niya. Lalo na ni Doña Rita na parang kahihirap hanapin ang tiwala nito. Salamat po't nagustuhan niyo, ha. Masayang saad ni Yana. Favorite to ni Leonardo. Kapag natikman niya to ay siguradong matutuwa yun. Saad ni Rita. Maririnig sa boses niya ang pinaghalong saya at lungkot. Kuya Leonardo, is so hard to please like you, Mom. Nakangising saad ni Lando. Yes, mana sa'yo ang anak nating yon. Parang sinalo lahat ng sama ng loob sa mundo. Simula pagkabata ay madalang ko lang makita ng umiti. Saan mo ba pinaglihi si Leonardo? Natatawang saad ni Pablo at sabay subo ng kanin at ulam. Sa sama ng loob. Sabat ni Lando sabay tawa. Umingos si Rita at sinamaan ng tingin si Lando. Ikaw naman, Lando, nagmana ka sa tatay mong loko-loko. Pabalik na asar ni Doña Rita. Napapangiti na lang si Yana habang pinagmamasdan ang pamilyang nagbibiroan. Akala niya mahirap silang pakisamahan. Ngunit hindi naman pala. Mukhang nagkakasiyahan kayo, ah. At ako pa talaga ang topic niyo. Saad ni Leonardo. Hindi niya ipinaalam sa mga magulang na ngayon darating para sorpresahin ng mga to. Napalingon silang lahat sa bagong dating na lalaki. Si Yana ay napako ang tingin kay Leonardo. Biglang tumibok ng mabilis ang puso niya at parang tumigil ang kanyang mundo at walang ibang nakikita kundi ito. Iho, akala namin sa Lunes ka pa. Saad ni Rita at sobrang saya na makita ang panganay na anak. Tamang-tama, saluhan mo kaming kumain at paborito mo ang ulam. Anyaya nga ni Don Pablo. Kuya, welcome home! Nakangiting bati ni Lando. Tipid nang umiti si Leonardo at tumupo sa tabi ni Lando. Natakam siya bigla nang maamoy ang aroma ng ulam. Kumuha siya ng kaldereta at tinikman nito. Napangiti siya ng malapad at napatungo-tango. Napakasarap nito, malinamnam at ang karne ay napakalambot. Masarap pa. Sinong nagluto? Kakaibang lasa nito sa mga nauna kong natikman. Saad ni Leonardo. Mahihimigan sa boses niya ang paghanga sa kung sino man ang nagluto ng ulam. Si Yana, anak ni Manang Mirna, kapapasok niya bilang tagaluto ng pamilya. Sagot nga ng nanay nito at itinuro si Yana. Napakislot si Yana nang tumingin sa kanya si Leonardo. Ang puso niya ay kulang na lang lumabas sa bilis ng tibok. Titig na titig sa kanya si Leonardo na parang inaarok ang kaloob-looban niya. Magandang tanghali ho, Senyorito Leonardo! Utal na bati ni Yana. Parang may nagtatakbuhang kabayo sa puso niya dahil sa kaba. Nanatiling nakatitig si Leonardo kay Yana. Nais niyang matawa dahil halata sa mukha nito na hindi ito komportable at sobrang pula ng mukha nito. Iha, ayos ka lang ba? Bakit ang pula ng mukha mo? Nag-aalalang tanong ni Don Pablo. Ha?
Opo, ayos lang po ako, sagot ni Yan at napayuko na lamang. Dahil hindi niya kayang salubungin ang titig ni Leonardo. Kuya, baka matunaw. Biro ni Lando kay Leonardo. Tumikim si Leonardo at binaling ang atensyon sa pagkain. Iho, kailan mo ba balak mag-asawa? Wala ka pang pinapakilala na nobya sa amin ah. Oo nga, gusto na namin ng apo. Tumatanda na kami. Segunda naman ni Don Pablo. Dad, Mom, abala pa ako sa mga negosyo natin. Sagot ni Leonardo at pasimple nga niyang sinulyapan si Yana. May mga tauhan naman kasi iho. Hindi naman kailangan na ikaw mismo ang mag-aasikaso nito. Saad ni Pablo. Natutuwa siya dahil masipag ang panganay na anak. Ngunit ang sarili naman nito ay hindi maasikaso. Hindi pa ito nagkakanobya sa sobrang pag-aasikaso sa kanilang mga negosyo. Oo nga kuya, yung kuprahan ay may nakatalaga ng mag-manage ron. At ang isdaan naman, pati ang kapihan meron din. Saad nga ni Lando. Iho, may haman na tayo. Hindi mo na kailangang magpakapagod at huwag mong ubusin ang oras mo sa pagtatrabaho. 35 ka na. Ang mga kaibigan mo ay may mga pamilya na. Reklamo ni Rita. Dahil gusto na nga niya talagang mag-apo. Ngunit si Leonardo ay wala yatang balak mag-asawa. Si Lando na lang may nobya naman eh. Bakit hindi siya ang kulitin niyo na bigyan kayo ng apo? Saad ni Leonardo at tinuro ang nakababatang kapatid. Kuya, bata pa ako. 25 pa lang ako. Gusto ko pang mag-enjoy sa buhay. At saka hindi naman ako seryoso kay Mary. Hindi siya ang tipo ko na maging asawa. Hindi wife material. Sagot ni Lando sabay tingin kay Yana. Natapos na kumain ang pamilya Falcon. Nakahinga ng maluwag si Yana dahil wala na sa paligid si Leonardo. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga kapag nasa paligid ito. Tumutulong siya sa pagliligpit. Sinaway pa siya ni Inday dahil hindi na raw niya ito gawain. Tanging pagluluto lang ang trabaho niya. Ngunit dahil wala naman siyang gagawin, tumulong pa rin si Yana. Binisita ni Yana ang ina na abala sa paglalaba. Oh, bakit ka narito? Tapos na ba ang gawain mo? Tanong ni Mirna. Opo, Nay. Pwede po bang tumulong? Wala naman na akong gagawin eh. Huwag na. Kaya ko na to. At baka magkamali ka pa. Maselan pa naman si Doña Rita sa mga damit niya. Magtungo ka na lang sa hardin at tiligan ng mga halaman doon. O kaya matulog ka na lang sa silid. Mungkahi nga ng ina nitong si Mirna. At maingat na binanlawa ng damit ni Rita. Sige po, sa hardin na lang po ako magpapalipas ng oras. Hindi pa naman po ako inaantok eh. Sagot ni Yana at nagpaalam na nga sa ina para magtungo sa hardin. Nang malapit na nga si Yana sa hardin, ay napahinto siya nang makita si Leonardo na nakaupo sa pahabang silya. Bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Aatras sana siya para bumalik ngunit lumingon ito sa kanya. Nakita ni Leonardo si Yana at kinabahan siya bigla. Unang beses na naramdaman niya ito sa isang babae. Gusto niyang matawa sa sarili dahil mukhang nagkagusto siya sa bata. Gusto mo bang pagmasdan ng hardin? Tanong ni Leonardo. Tinanong niya ito dahil siguradong nagtungo ito rito para mag-relax. Opo. Nahihiyang sagot ni Yana. Mahinang natawa si Leonardo. Opo. Bulong na ulit niya sa sinabi ni Yana. Matanda na ba talaga ako para upuin mo? Natatawa ang tanong nga nito. Hindi makasagot si Yana at namula ang buong mukha. Nais niyang lumubog sa lupa dahil sa kahihiyan. Biro lang. Halika rito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangain ng tao. Saad ni Leonardo. Dahan-dahan na naglakad si Yana palapit kay Leonardo at umupo sa katabi nitong silyang pahaba. Ilang taon ka na? Tanong ni Leonardo. Gusto niyang malaman ang edad nito dahil ito ang binubulong ng puso niya. 20 po, sagot ni Yana. Tumangutango si Leonardo. Malaki ang gap nila. 10 taon rin. 10 taon pa lang ang gap natin, sayang. Wala sa sariling nasambit ni Leonardo. Po? Takang tanong ni Yana. Napapalatak si Leonardo nang mapagtanto na naisaboses niya pala ang tumatakbo sa isip niya. Wala, huwag mo nalang pansinin ang sinabi ko. Nahihiyang saad ni Leonardo dahil sa sinabi na hindi sinasadya. Tumango si Yana at pinagmasta ng nagaganda ang mga bulaklak.
Natahimik ang paligid at nais ni Leonardo na makausap pa ang dalaga. Ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nag-aaral ka pa? Tanong ni Leonardo. Nais nga niya. Talaga itong makausap dahil napakalambing ng boses nito kapag nagsasalita. Hindi na po, sagot ni Yana. Bakit naman? Hindi kaya. Mahirap lang kami at kailangan magsakripisyo para sa mga kapatid. Sapat nang nakapagtapos ako ng high school. Oh, narito ka pala kuya. Hinahanap ka ni mom. Saad ni Lando. Kanina pa niya hinahanap ang kapatid. Nandito lang pala sa hardin at kausap si Yana. Bakit raw? Tanong ni Leonardo. Mahihimigan sa boses niya ang pagkadismaya dahil nais pa nga niyang makausap ng matagal si Yana. Hindi ko alam eh, sagot ni Lando. Tumayo si Leonardo at pilit nang umiti kay Yana. Yana, alis na muna ako ha. Paalam nga niya. Sige po, Senyorito Leonardo. Sagot ni Yana. Leo na lang. Sabi naman ng lalaki. Sige po, Senyorito Leo. Sagot ulit ni Yana. Napailing na lang si Leonardo. Ang nais niyang ipahiwatig na Leo na lang ang itawag nito sa kanya at hindi Senyorito. Umalis na lang siya at pinuntahan ng ina. Pumasok si Leonardo sa silid ng mga magulang at naabutan niya ang dalawa na naglalaro ng chess. Ma'am, hinahanap niyo ako? Tanong ni Leo sa ina. Oo, iho. Sagot ni Doña Rita na hindi nililingon si Leonardo dahil nakapokus nga ang atensyon niya sa chessboard. Bakit? Tanong ni Leo. Itong ama mo. Kinukulit ako na sabihin sa'yo na mag-asawa ka na. Anak naman, gusto na namin ng apo. Kailan mo pa balak mag-asawa? Maktol ni Rita at nagmamakaawang tinitigan si Leo. Tama ang ina mo. Abay baka mamaalam na lang ako sa mundo na to. Hindi ko nakikita ang magiging apo ko. Tila nagtatampong saad ni Pablo. Mom, Dad, hindi pa ako handang mag-asawa at wala pa akong nahanap na babae na karapat dapat maging ina ng magiging anak ko. Malambing na paliwanag ni Leonardo. Umupo siya sa tabi ng ina. Kailan ka magiging handa kapag kami ay inuod na? Kapag yung kaibigan mo ay hindi na kaya pang lumaban sa digmaan, hanggat malakas ka pa, ay umararo ka na at nang maraming lahi ang magawa mo. Kastigo ni Pablo kay Leo. Napailing si Leo. Dad, kaya ko pa namang gumawa ng bata kahit ako'y nasa 60 na. Pagbibiro niya. Napatirik ng mga mata si Rita sa narinig mula kay Leonardo. Ano? Hindi makapaniwalang sambit niya. Napapalatak naman si Pablo. Talagang balak mong magpamilya kapag inuuod na kami sa lupa? Biro lang po. Darating po ako riyan. Sa katunayan, may napupusuan na akong maging kabiyak. Pero mukhang tagilid ako eh. Pag-amin ni Leonardo, biglang sumagi sa isip niya ang napakaamo at napakagandang mukha ni Yana. Lumiwanag naman ang mukha ng mag-asawang Falcon. Talaga? Sino naman? Kilala ba namin? Masayang sunod-sunod na tanong ni Rita. Anong tagilid? Makisig, mayaman, maginoo at responsable kang tao. Sinong babae ang aayaw sa tulad mo? Saad ni Pablo. Nawala na ang atensyon ng mag-asawang Falcon sa kanilang laro nang natuon na ang atensyon nila kay Leonardo at na-curious sila kung sino kayang babae ang tinutukoy nito dahil ito ang unang beses na nag-open up si Leo sa kanila tungkol sa bagay na yon. Hindi ko po muna sasabihin, bakit nga po pala pinapunta niyo ako rito? Pag-iiba ng usapan ni Leonardo. Namimiss lang namin kayo. Tung papa niyo kasi, madalang sumakit ang puso sa kaiisip sa inyo, lalo na sa pagnanais niya ng apo, sagot ni Rita. Napangiwi si Leonardo dahil mukhang babalik na naman sa apo ang usapan. Tumayo siya at balak nang magpaalam dahil baka saan na naman mapunta ang usapan. Dad, huwag mo masyado isipin yan at baka mapano kayo. Relax niyo lang ang sarili niyo. Pagpapaalala ni Leonardo sa ama. Huwag po kayong mag-alala. Baka magising na lang kayo isang araw. May apo na kayo. Dugtong niya at ngumisi. Mahinang hinampas ni Rita ang braso ni Leonardo. Hindi namin gusto na magkapo sa labas. Huwag ka basta'ng mambuntis ng kung sinong babae. Pakasalan mo na. Bahagyang umiti si Leonardo.
Sige ho, alis na po ako muna. Maglilibot muna ako sa labas ng mansyon. Paalam niya at naglakad na nga paalis. Katatapos lang maligo ni Yana. Tinutuyo nga niya ang buhok nang may kumatok bigla. Lumapit siya sa pinto para buksan. Akala niya ay ang ina niya ngunit si Lando ang nakatayo sa labas. Nakangiti ito kaya tila nahihiya. Bakit? Tanong niya dahil hindi ito nagsalita kung ano ang pakay nito. Ha? Ano kasi? Nag-aalangang saad ni Lando ang totoo. Hindi niya alam kung bakit dito siya dinala ng mga paa. Tumaas ang dalawang kilay ni Yana at hinihintay ang sasabihin ng lalaki. Wala. Nahihiyang saad niya. Agad siyang tumalikod ang taglakad ng mabilis paalis. Naiwan naman na nagtataka si Yana at tinignan si Lando paalis. Malalaki ang hakbang nito at nakita pa niya na binatukan nito ang sarili. Natawa naman siya at napailing. Ano kaya yun? Natatawang saad ni Yana. Sinarado ulit ni Yana ang pinto at kinuha ang suklay sa drawer. Dahan-dahan niyang sinuklay ang buhok at napalingon sa pinto nang bumukas ito. Nakita niya ang ina na pumasok sa pintuan at mukhang pagod na. Nay, kamusta po? Mukhang napagod kayo ah. Sabi sa inyo eh, tulungan ko na kayo. Salubong ni Yana sa ina. Umiti si Mirna. Naparami lang nilabhan ko ngayon dahil kasama ang mga damit ng dalawang senyorito. Sagot niya habang hinihilot ang leeg. Binaba ni Yana ang suklay sa kama at nilapitan ng ina. Nay, ilutin ko na po ang leeg at balikat mo. Mungkahi ni Yana. Napangiti ng malapad si Mirna. Sige anak, salamat ah. Kinuha ni Yana ang bag sa kabinet at hinalungkat ang loob para hanapin ang efficacent oil. Binuksan niya ito at binuhusan ng isang kamay. Ibinaba muna niya ang efficacent sa lamesa para ipagkiskis ang dalawang palad. Inilapat niya ang mga palad sa balikat ng ina at hinilot ito. Napapikit si Mirna at gumaan ang pakaramdam. Magaling manghilot si Yana at napakagaan ang kamay nito. Alam mo anak, maswerte ang mapapangasawa mo. Magaling ka magluto, magaling manghilot, masipag, mabait, at higit sa lahat maganda ka. Ipinagmamalaking saad ni Mirna. Napangiti naman si Yana sa sinabi ng ina. Si inay po talaga. Totoo naman ah. Kaya anak, sana ang matagpuan mong lalaki ay mamahalin ka ng tapat at hindi sasaktan. Nay, sana katulad ni itay, mapagmahal at ipinaglaban kayo kahit na ayaw ng lola ko sa relasyon niyo. Saad ni Yana at biglang nalungkot nang maalala ang ama. Nagmulat ng mga mata si Mirna at mapait ng umiti. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ina ni Simon. Pinay ito ngunit, kung mandiri sa akin parang may sakit akong nakakahawa. Siguro dahil mahirap lang ako? Ang ama ni Simon ay walang problema sa kanya ang relasyon namin. Lalo na nang malaman niya na pinagbubuntis na kita. Ngunit tutol talaga ang ina ni Simon sa amin. At humantong pa nga na pinapili niya si Simon. Ngunit pinili tayo ng ama mo. Dahilan kung bakit pinalayas kami noon. At dahil sa pangyayaring yun ay inatake ang ama ni Simon na ikinasawi nito. Saad ni Mirna na inalala ang nakaraan. Nakakakilig nga po kayo eh. Ang ganda ng love story niyo ni itay. Sayang nga lang na wala siya agad. Napangiti ang babae. Namana ni Simon ang sakit sa ama niya. Dahil subsub siya sa trabaho upang maibigay ang pangangailangan natin. Napabayaan niya ang sarili. Hanga ako sa ama mo na kahit hindi sanay magtrabaho ng mabibigat ay nakaya niya para sa atin. Tunay po kasi ang pagmamahal niya sa iyo, Nay. Kaya lagi kong pinapanalangin na sana katulad ni itay ang magiging kabiyak ko. Kahit na hindi kasing gwapo ni itay, ayos lang. Natatawang saad ni Yana at mahinang napabungisngis. Natawa rin si Mirna. Bakit pa kasi napunta tayo sa usapan ng pag-aasawa mo? Wala kang ang nobyo at bata ka pa. Ikaw po ang nauna na ye. Natatawang sagot ni Yana. Yana, may nagugustuhan ka na ba? Dalaga ka na at wala pa akong naririnig sa'yo na may nagustuhan ka. Na kahit na sinong binata, may mga naliligaw naman sa'yo, bakit hindi mo sagutin? Natapos na ni Yana hilutin ang ina. Wala sa kanila ang hinahanap ko na ye. Hahayaan ko ang puso ko ang pumili at sabi mo panganay, bata pa ako,
magtatrabaho na muna ako ng mabuti para makapagtapos ng pag-aaral. Lalo ng mga kapatid ko bago ko isipin ang pagnunobyo, sagot ni Yana. Napakabait mo talaga anak. Nay, magpahinga na po muna kayo, gagawa na muna ako ng merienda ng mga Falcon. Paalam nga ni Yana. Tumango si Mirna. Sige anak. Lumabas si Yana ng silid at nang paliko na nga siya sa pasilyo patungo sa kusina na kasalubong nga niya si Leonardo. Sabay pa silang nagulat at napaigtad. Senyorito Leo! Sambit ni Yana. Parang musika sa pandinig ni Leonardo ang malambing na boses ni Yana. Saan ka pupunta Yana? Tanong nga ni Leo. Sa kusina po, gagawa ng merienda ninyo. Magalang na sagot ni Yana. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya at hindi makatingin sa mga mata ng lalaki. Napatikas nito sa suot na itim na sando. Ganun ba? Sure akong masarap na naman yan. Nakangiting papuri ni Leonardo. Namula ang magkabilang pisngi niya at napayuko. Sige po, pupunta na ako sa kusina. Nauutal na paalam ni Yana dahil bumibilis na naman ang kabog ng dibdib niya. Hindi na hinintay ni Yana na sumagot si Leonardo at nagtungo na nga siya sa kusina. Gumawa ng egg sandwiches si Yana at orange juice. Abala siya sa pagbabalat ng itlog nang biglang may nagsalita sa likuran. May boyfriend ka na ba, Yana? Tanong ni Leonardo. Napangiti siya nang makita ang pag-igtad ng katawan ni Yana. Nagulat ba kita? Dugtong pa nga na tanong ni Leo. Hindi napansin ni Yana na nakasunod pala sa likuran niya si Leonardo. Pahapiyaw na nilingon ni Yana si Leonardo. Ha? Ah, wala po! Sagot niya at pinagpatuloy ang pagbabalat ng itlog. Bakit naman? Maganda ka, magaling magluto at mabait. Saad ni Leonardo at tumabi kay Yana. Pinagmasdan niya ito habang abala sa ginagawa. Namula ulit ang mukha ni Yana sa sinabi ni Leonardo. Ang puso niya ay parang lalabas na nga sa sobrang bilis ng pagtibok. Parang kakapusin na nga siya nang hininga dahil sa nararamdaman na kilig. Mukhang nagkakagusto pa siya sa amo niya. Bata pa po kasi ako. Naiilang na nga lamang nasagot ni Yana. Natulala naman si Leonardo sa namumulang mukha ni Yana at sa pagkagat ng labi nito. Mas lalo lang itong gumanda sa paningin niya. Napatayo siya ng tuwid ng maramdaman na nabubuhay ang kaibigan niya sa pagitan ng hita nito. Tumikim si Leonardo. Ah, tama ka nga, bata ka pa. Halos pabulong na saad niya at naglakad na nga paalis. Dahil galit na ang kaibigan niya, nakakahiya naman kung makita ito ni Yana at baka masabihan pa nga siya ng kung ano-ano. Nilingon ni Yana si Leo na nagmamadaling paalis. Napabuntong hininga si Yana. Hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya. Amo ko siya at 10 taon ng agwat namin. Pabulong na saad ni Yana. Nasa hardin ng pamilya Falcon at masayang nag-uusap. Nagtungo roon si Yana dalang merienda ng mga to. Nang makalapit siya ay dahan-dahan na inilapag niya ang mga pagkain. Kuya, sino nung sinasabi ni Mom na may babae ka nang napupusuan? Tanong ni Lando. Muntik mabitawan ni Yana ang baso na may lamang orange juice nang marinig ang sinabi ni Lando. Mabuti na lang ay nahigpitan niya agad ang pagkakahawak. Oo, sagot ni Leonardo na nakatingin kay Yana. Talaga? Sino naman? Napansin ni Lando, nakakaiba ang paraan ng pagtitig ng kapatid kay Yana. Secret muna, sagot ni Leo na hindi inaalis ang tingin kay Yana. Napansin nga ni Doña Rita si Leonardo nakakaiba ang tingin kay Yana. Tumaas ang kilay niya. At kung sakali man na si Yana ang tinutukoy ng anak, ay hindi niya yon tututulan. Sa nakikita niya sa mga kilos ni Yana, masasabi niyang mabuting tao ito. Kaya naman isang araw, Yana, may nobyo ka na ba? Tanong ni Rita. Ho, wala pa po. Gulat na sagot ni Yana dahil hindi niya akalain na tatanungin siya ng ganon ni Doña Rita. Ganon ba? Kung sakali na may magkagusto sa'yo, na mas matanda sa iyo ng 10 taon. Halimbawa, itong anak ko na si Leo,
Magkakagusto sa'yo, may pag-asa ba? Diretsahang tanong ni Doña Rita. Kung natutorpe ang anak niya, siya na ang kikilos para rito. Mom! Gulat na sambit ni Leonardo. Hindi niya akalain na lalabas sa bibig ng nanay niya ang mga ganong salita. Nahalata na nga siya nito at ganoon ang sinabi ng ina. Samantalang si Lando ay parang napakuyom ng kamuo. Hindi niya akalain na pareho pala sila ng kapatid na may gusto kay Yana. Hindi alam ni Yana ang isasagot. Namula ang buong mukha niya at parang nalunok niya ang dila kaya parang hindi siya makapagsalita. Nako Yana, huwag mo nalang sagutin, napagtripan ka lang ng nanay ko. Kinakabahang saad ni Leo. Ngunit ang totoo ay nais niyang marinig ang sagot ni Yana. No, sagutin mo Yana. Mataray na utos ni Doña Rita. Akmang sasabat na naman si Leo nang pinandilatan siya ng mga mata ng kanyang inang si Rita. Itinikom na lang niyang bibig dahil nais din niyang marinig ang sagot ni Yana. Kinabahan siya sa pananahimik ng babae. Opo, nahihiyang sagot ni Yana. Nais niyang lamunin ang lupa dahil sa hiya at kaba. Napangiti ng malapad si Leonardo sa sagot ni Yana. Sobrang saya niya at nais niyang magtatatalon sa tuwa. Ang lapad ng ngiti mo ah. Puna nga ni Don Pablo kay Leo. Bibihira lang kung umiti si Leo kaya nagtaka siya. Ako Yana, kung sakaling manligaw ako sa'yo, may pag-asa pa? Seryosong tanong naman ni Lando. Nawala ang ngiti sa labi ni Leonardo. Seryosong tumingin sa kapatid. Po? Ano? Napakagat labi si Yana. Hindi niya alam kung bakit napunta sa kanya ang usapan. Naghatid lang naman siya ng merienda sa mga to. Mukhang siya patuloy ang ginawang merienda. Ano ba kayo? Naiilang na si Yana. Tama na yan. Sabat ni Pablo. Sige na Yana, pwede ka nang umalis. Pagpasensyahan mo na tong magiin ako at ikaw ang ginawang merienda. Hinging paumanhin ni Don Pablo at tinanguan si Yana. Pahiwatig na maaari na tong umalis. Sige, walis na po ako ha. Paalam ni Yana at nagmamadaling naglakad. Paalis. Si Yana bang tinutukoy mo? Tanong ni Lando. Oo. Walang ligoy-ligoy na sagot ni Leonardo. Napaingos na nga lamang si Lando at napalagok ng orange juice at tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Doña Rita. Umupo ka nga rito at mag-uusap-usap tayo. Mukhang iisang babae pang nagugustuhan nyo. Dugtong nga ni Rita at nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawang anak. Nakapikit na ang mga mata ni Yana ngunit hindi siya makatulog. Iniisip niya si Leonardo dahil nagkakagusto siya rito ngunit alam niyang bawal. Mayaman ito. At siya ay mahirap lang. At higit sa lahat, ang laki ng agwat ng edad nila. Umupo siya sa kama at napatingin sa pinto. May naguudyok sa kanya na lumabas sa pintuan. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Balak niyang magpahangin sa hardin. Alas 12 na ng gabi kaya siguradong tulog ng mga to. Habang naglalakad nga, nakarinig siya ng ingay sa kusina. Nagtungo siya roon upang silipin kung sino ang nandoon sa ganitong oras. Nakita niya si Doña Rita na kumukuha ng tubig sa ref. Doña Rita! Tawag ni Yana. Lumingon si Rita habang nakahawak sa dibdib. At sabi nga nito, Yana, ginulat mo naman ako. Pasensya na po. Hinging paumanhin ni Yana. Bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Tumango si Yana. Opo. Bala ko po pumunta sa hardin para magpahangin. May naisip na kalokohan si Rita at napangiti ng palihim. Teka, may gamot ako rito. Ito ang iniinom ko kapag hindi ako makatulog. May kinuha si Rita sa secret drawer at kinuha ang isang bote. Binuksan niya ito at pinataka ng tatlo ang dalawang baso na may lamang tubig. Kinuha niya ang isa at binigay kay Yana. Inumin mo at pakisuyo ibigay mo tong sandwich at tubig kay Leo. Nagtatrabaho pa kasi siya sa ganitong oras nang madaanan ko ang silid niya. Gising pa siya habang nakatutok sa laptop. Ininom muna ni Yana ang tubig bago magsalita. Sige po, salamat po sa gamot Doña Rita. Nang tumalikod na si Yana
at papunta sa silid ni Leonardo ay humagikik siya. Ang ipinatak niya sa tubig ay gamot na pangpataas ng sex drive. Magkakaapo na ako sa wakas, sambit ni Doña Rita. Kumatok ng 3 beses si Yana sa pinto. Nagtaka siya sa sarili dahil biglang uminit ang katawan niya. Kakaibang init. Palihim naman na sumunod si Rita. Balak niyang ilock ang 2 sa loob ng silid. Pasok, bukas yan. Malakas na saad ni Leo habang abala siya sa pagbabasa ng mga reports ng kanilang negosyo. Binuksan niya na ang pinto at pumasok. Lumapit siya kay Leonardo. Napalunok siya ng laway nang makita ang malapad nitong balikat. Wala itong damit pangitaas. Mas lalong uminit ang katawan niya at nararamdaman niya ang pagkabasa ng ibabang parte niya. Nilingon ni Leonardo si Yana. Yana, gising ka pa pala. Bakit nagabala ka pa? Teka, ayos ka lang? Bakit namumula ka? Sunod-sunod na tanong ni Leonardo. Sasagot na sana si Yana nang napalingon nga sila ni Leo sa sumaradong pinto. Naglakad si Yana sa pinto at pinihit ang seradura para buksan. Ngunit hindi ito mabuksan ang pinto. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Leonardo sa kanya. Hindi mabuksan ang pinto eh. Kinakaba ang sagot ni Yana. Pinagdikit niya ang mga tuhod at napahawak sa pagkababae na parang nakikiliti. Pinagpapawisan na siya kahit naka-aircon naman. Tumayo si Leonardo at lumapit sa pinto. Pinihit niya ang seradura, ngunit hindi nga mabuksan ang pinto. Samantalang si Yana ay napasinghap nang tumaplis at sandaling nagdikit ang mga balat nila ng lalaki. Pakiramdam niya ay inaapoy ang katawan niya at parang may nais hanapin ang katawan niya. Ayos ka lang? Tanong ni Leonardo. Nakita niya ang namumungay na mga mata ni Yana at pinagpapawisan nito kahit naka-aircon naman ang silid niya. Oo. Maikling sagot ni Yana. Mukhang may nang trip sa atin. Humiga ka na lang muna sa kama ko kung gusto mong matulog. Gigisingin na lang kita kapag nabuksan na ang pinto. Sabi nga ni Leo kay Yana. Tumango naman si Yana at humiga sa kama. Nagtalokbong siya sa kama habang sapo ang pagkababae. Sobrang init kasi ng pakaramdam niya. Kinakain nga ni Leonardo ang sandwiches at nang maubos nito ay napatingin siya kay Yana na umuungol. Kumunot ang noon niya at tumayo. Inunom muna niya ang tubig bago ito pinuntahan. Ayos ka lang ba, Yana? Nag-aalalang tanong ni Leonardo. Nakita niya itong puno ng pawis. Dumilat ang namumungay na mga mata ni Yana at pinagmustan ang malapad na dibdib ni Leonardo pababa sa 8 abs nito. Nagulat naman si Leonardo nang biglang itapon ni Yana sa lapag ang comforter niya at umupo ito bigla. Nakatitig si Yana sa labi ni Leonardo at parang gusto niya itong sunggaban. Tumuntong siya sa kama para maabot ang lalaki. Namilog ang mga mata ni Leonardo nang hilain siya ni Yana palapit rito at ang 2 nitong paa ay pumulupot sa bewang niya at ang mga kamay nito ay naglambitin sa leeg niya. Yana, utal na sambit ni Leonardo. Halikan mo ko, utos ni Yana. Hindi alam ni Yana ngunit nawalan nga siya ng hiya at parang nawalan siya ng kontrol sa sarili. Ano? Kinakabang tanong ni Leonardo. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan at naramdaman na nga niya ang pagkabuhay ng kaibigan niya. Halikan mo ko, Leo. Malambing na utos ni Yana. Teka, malito, bumaba ka. Habang napipigilan ko pa ang sarili ko. Natigilan nga si Leonardo nang dinukuwang na nga ni Yana ang labi niya. Hinalikan ni Yana si Leonardo ngunit hindi siya marunong humalik. Palihim na napangiti si Leonardo at tuluyan na nga na nawala ang pagpipigil niya. Sabik na nga rin hinalikan ni Leo si Yana at parang gutom na ninamnam niya ang malambot at matamis nitong labi. Sa gabing yon ay nag-isa ang katawan nila at naulit pa nga ng 1 beses hanggang sa humupa ang nararamdamang init ng kanilang katawan. Nagising si Yana na sobrang sakit ang katawan, lalo na ang nasa pagitan ng mga hita niya. Nang idilat niya ang mga mata,
ay namilog ito nang bumungad ang mukha ni Leonardo. Nakapikit ito at malalim pa ang paghinga. Tanda na tulog pa ito. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nitong nakayakap sa katawan ni Yana. Natigilan siya nang bumukas ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Kunwaring galit na tanong ni Doña Rita. Ngunit sa kaloob-looban niya, nagdiriwang siya dahil tagumpay ang plano niya. Doña Rita? Utal at natatakot na sambit ni Yana. Baka isipin ito na inakit niya si Leonardo. Naalimpungata naman si Leo at matamlay na tumingin sa ina. May idea siya na baka may kinalaman ng ina kung bakit sila nalak sa mismong silid niya at may kakaibang kinilos siya na kagabi. Kaya nga nangyari yun. Pati siya ay may kakaiba ring naramdaman sa sarili. Magpaliwanag kayo, bakit ganyan ang itsura niyo? Tanong ni Doña Rita. Napakuyom naman ng kamao si Leonardo. Pakiramdam niya ay pinapangunahan siya ng ina at gumawa ito ng plano para paglapitin sila ni Yana. Dapat ba ako magpaliwanag? Malamig na tanong ni Leo. At mahihimigan nga sa boses niya ang pagtitimpi ng galit. Natigilan naman si Rita at hindi nakapagsalita. Mukhang nalaman yata ng anak ang plano niya. Napakagatlabi naman si Yana at parang siya ang pinaparinggan ni Leonardo. Na inakit niya ito at dapat siya ang magpaliwanag. Patawad. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam po anong nangyari. Lumuluhang saad ni Yana at pinulot ang mga damit sa lapag. Wala siyang pakialam. Kahit nahubad siya at nakikita ni Doña Rita at Leonardo ang hubad na katawan niya, nang mapulot na niya ang mga damit ay nagtungo siya sa banyo at nagbihis. Dali-dali siyang lumabas sa silid. Anong ginawa mo? Tanong ni Leo. Wala. Utal na sagot naman ni Doña Rita. Ma'am, si Yana, naisip niyo ba kung gusto niya to? Pero ito ang nangyari sa kanya. Pakiramdam ko ay ang sama kong tao. Parang ninakaw ko sa kanya ang ayaw niyang ibigay naman. Himutok ni Leonardo at matalim na tinitigan sa mga mata ang ina. Hindi niya nais magalit sa ina ngunit malakas ang kutob niya na may kinalaman talaga to. Oo na. May kinalaman na ako, nilagyan ko ng gamot ang tubig niyo. Pag-amin nga ni Doña Rita. Anak, gusto ko lang naman natulungan ka. Pwes, hindi ka nakatulong. Pinalala mo lang, Ma'am. Paano kapag nalaman to ni Yana? Ma'am, konsensya ko to hanggang sa kamatayan ko. Putol ni Leo sa sasabihin ng ina. Panagutan mo siya, pakasalan mo. Umiling si Leonardo at hindi makapaniwala sa ginawa ng ina. Paano na lang kung malaman ito ni Yana, siguradong kamumuhian siya nito, pati na rin ng pamilya niya. Naabutan ni Yana ang ina na nagbibihis na. Nagtataka at nag-aalala itong tumingin sa kanya. Yana, saan ka ba nang galing? Nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala ang tanong ni Mirna. Napakagat labi si Yana at pinilit na huwag maiyak. Nay, ano kasi? May sakit kasi si Senyorito Leonardo kaya pinabantayan sa akin ni Doña Rita. Pagsisinungaling niya. Nang matapos siyang magsalita ay ilang beses niyang kinagat ang dila dahil sa pagsisinungaling sa ina. Ganun ba? Nakatulog ka na ba? Magpahinga ka na muna. Umiling si Yana. Maliligo lang po ako para makapagluto na ng agahan nila. Kinuha niya ang tuwalya sa kabinet at nagtungo sa banyo. Pinuksan niya ang shower at sinalubong ang maligamgam na tubig. Itinapat niya ang mukha sa shower at humalo ang mga luha niya sa tubig. Napatakip siya sa bibig para pigilan ang nais na kumawala na ingay. Pati damit niya ay nabasa na nga dahil hindi nga niya ito inalis. Anong kahihiyan ang ginawa mo, Yana? Bakit managawa yun? Kastigo ni Yana sa sarili. Hinubad niya ang basang damit at tumapat sa salamin na nasa taas ng lababo. Nakita niya ang mga marka sa dibdib na gawa ni Leonardo. Tumulo ulit ang luha niya nang maalala ang mukha ng lalaki na madilim at galit na galit. Baka isipin ng lalaki ay inakit niya ito na isang babaeng marumi siya at nangaakit ng among lalaki. At baka isipin din ito na may habol ito sa kanya. Bumalik na nga ang babae sa tapat ng shower at tinapos na ang pagligo. Nang matapos ay lumabas na nga siya ng banyo at naghanap ng may susuot. Ayaw niyang
magmaong dahil masakit pa ang pagitan ng mga hita niya. Pakiramdam niya ay napunit ito ng malala. Pero ayaw din naman niyang magpalda. Dahil hindi siya sanay, sa huli ay nagmaong siya. Napangiwi nga si Yana nang sumayad ang maong sa pagkababae niya na parang namamaga. Napapigil hininga siya na may suot lamang ang maong. Naglakad na nga na paika-ika si Yana. Nais niyang ituwid at iayos ang paglalakad. Ngunit napapahigit siya nang hininga sa sakit. Nang makarating nga sa kusina ay agad siyang gumawa ng pancake at nagprito ng itlog at hotdog. Gumawa na rin siya ng fried rice na hinaluan nga ng itlog. Inilagay niya sa dalawang tray ang mga pagkain at dinala sa dining table. Nagsalubong ang mga mata nila ni Leonardo ngunit iniwas niya ang tingin. Iha, ayos ka lang ba? Tanong ni Pablo nang mapansin ito na ganun ang paglalakad ni Yana at parang kakaiba. Opo, sagot ni Yana habang inilalagay ang mga pagkain sa harapan ng mga amo niya. Mag-uusap tayong pamilya pagkatapos kumain. Kasama ka Yana at ang nanay mo. Seryosong saad ni Doña Rita. Padabog na ibinagsak ni Leonardo ang kutsara na ikinaigtad ng katawan ni Yana. Naguluhan naman si Nalando at Pablo dahil wala silang kaalam-alam sa nangyayari. Napakagatlabi si Yana at pinipigil na pumatak ang luha. Galit nga talaga si Leonardo sa nangyari sa kanila. Kasalanan niya dahil tinukso niya ito at ngayon ay nagagalit ito dahil sa ginawa niya. Napakuyom ng kamao si Leonardo at pahapyaw na sinulyapan si Yana. Nahihiya siya rito at hindi alam kung paano ito pakikisamahan. Galit siya sa sarili dahil hindi niya napigilan ang tawag ng laman. Siya tong nakakatanda ngunit nagpadala siya sa Agos. Dapat nung una pa lang ay napansin na nga niya na may kakaiba sa babae at lalo na noong sumarang pinto, dapat ay natunugan na nga niya na may mali. Ngunit hindi naman niya akalain na magpaplano ng ganoon ang ina. Nadamay patuloy si Yana na napaka-inosente at bata pa sa kanya. Sumabay ka na sa amin na magagahan, Yana. Saad ni Doña Rita at tinuro ang katabing bakante na upuan ni Leonardo. Nag-aatubili si Yana na umupo, lalo na't napakadilim ng gwapong mukha ng lalaki. Salubong ang makapal nitong kilay at nakakunot ang noo. Sige na, iha, umupo ka na. Segundo naman ni Don Pablo. Kiming umupo si Yana sa tabi ni Drake at nakayuko na lang siya. Linda, bigyan mo ng agahan si Yana. Utos ni Rita sa isang katulong. Huwag na po. Nahihiyang saad ni Yana. Anong kakainin mo? Yuyuko ka lang dyan hanggang matapos kami? Dapat masanay ka na dahil magiging asawa mo na si Leonardo. Walang prenong saad ni Rita. Natigilan nga si Lando at nagpalipat-lipat ang tingin kina Yana at Leonardo. Tumayo si Leo. Tapos na ako. Tawagin niyo na lang ako. Magpapahangin lang ako sa labas. Paalam niya sabay naglakad paalis. Tumulo ang luha ni Yana na kanina pa niya pinipigilan. Sorry po. Sorry. Kasalanan ko. Sana po mapatawad niyo ko. Humahagulgol na saad ni Yana. Nahabag naman si Rita kay Yana. Dahil sa inaasta ni Leo ay akala ni Yana ay ito ang may kasalanan. Wala kang kasalanan, Yana. Malambing na saad ni Doña Rita. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat sabihin para tumahan si Yana. Ano bang nangyayari? Takang tanong ni Lando. Oo nga. Segunda naman ni Don Pablo. Mamaya na doon tayo mag-usap sa hardin, sagot ni Rita. Tinungo ni Leo ang kotse para kumuha ng kaha ng sigarilyo. Minsan lang siya gumamit nito kapag sobrang gulo ng isip niya at sobrang problemado. Nang makuha ang pakay ay sumandal siya sa kotse at sinindihan ang sigarilyo. Mabilis niyang naubos ang isa at nagsindi ulit. Nang maubos ulit ito, ay tinapon niya sa lupa at inapakan. Bumalik siya at nakita na naroon na ang mga to sa hardin at mukhang siya na lang ang hinihintay. Sobrang kaba ang nararamdaman ni Yana. Lalo pat narito ang ina niya na nagtataka kung bakit sila pinatawag. Natatakot siya sa maaaring maging resulta ng usapang to. Baka paalisin sila sa mansyon.
mawawalan sila ng trabaho at iyon ang kinakatakot niya. Oh, narito na si Leonardo, saad ni Rita. Kumabog bigla ang puso ni Yana at mabilis na napalingon kay Leonardo para itong modelo habang seryosong naglalakad. Hindi umupo si Leonardo, nanatili lang siyang nakatayo. Tumikhim si Rita at siya ang unang nagsalita. Mirna, kailangang magpakasal ang anak mong si Yana kay Leonardo. Walang paligoy-ligoy na saad ni Rita. Nanigas ang katawan ni Yana sa sinabi ni Doña Rita. Nanlamig ang buong katawan niya at dahan-dahan na tumingin kay Leonardo. Ha? Teka, pero bakit? Gulat at naguguluhan na tanong ni Mirna. Leonardo, dapat magpaliwanag ka. Tulad ng sinabi ko, wala akong dapat ipaliwanag. Malamig at seryosong saad ni Leonardo. Putol niya sa sasabihin ng ina. Tumayo si Yana at umiiyak na nagsalita. Sorry po, kasalanan ko po ang lahat. Hindi naman po kailangan na pakasalan ako ni Senyorito Leo, kasalanan ko po. Napakuyom ng kamao si Leonardo at naawa kay Yana. Yana, hindi ka dapat humihingi ng tawad. Hindi mo kasalanan. Mahinahong saad ni Leonardo at matalim ang mga matang tinignan ang ina. Umingos lang si Rita at hinawakan ang kamay ni Yana. Yana, kailangang panagutan ka ni Leonardo. Saad ni Rita, ano ba ang nangyayari? Tila naiinis na tanong ni Mirna dahil nagtaka siya sa reaksyon ni Yana at bakit ito ipakakasal kay Leonardo. May nangyari sa anak mo at sa anak ko. Nahuli ko sila na nasa kwarto ni Leo. Sagot nga ni Doña Rita. Namilog ang mga mata ni Mirna at hindi makapaniwalang tumingin kay Yana. Nagsinungaling ito sa kanya. Ang sabi nito ay may sakit si Leonardo. Yun pala ay may ginawang kababalaghan ng dalawa. Sinilaban siya ng galit at kusang nasampal pa nga ang sariling anak na si Yana. Napabaling ang mukha ni Yana sa lakas ng pagkakasampal ng ina. Napakagatlabi na lang siya at tahimik na patuloy na umiiyak. Mirna, bakit mo ginawa yun? Gulat na tanong ni Doña Rita. Tahimik lang na nanonood si Pablo at Lando, hindi sila nakialam. Yana, nag-aalalang sambit ni Leo at hinawakan pa nga ang magkabilang braso nito at halos yumakap na sa babae. Yana, pinalaki kita ng maayos. Saan ako nagkulang? Ikaw pa talaga ang pumasok sa kwarto ng lalaki? Dismayadong kastigo ni Mirna kay Yana. Mirna, mali ang iniisip mo, walang kasalanan si Yana. Si Leonardo ang dapat sisihin mo dahil siya ang nakakatanda. Umiiling na saad ni Rita. Nakokonsensya na nga siya sa nagawa at naaawa nga kay Yana. Sige, pakakasalan ko na si Yana ngayon din mismo. Ma'am, tawagin mo si Judge Porto. Ito naman ang gusto mo, diba? Sabat nga ni Leonardo at nakipagtitigan sa ina. Kailangan maayos ang kasal. Pinutol ni Leonardo ang sasabihin ng ina. Ngayon na, walang maayos sa ganitong pangyayari. Nakasal na nga sina Yana at Leonardo na walang seremonya. Tanging pagpirma lang ng papel ang nangyari. Nang matapos ang pirmahan, ay umalis agad ang judge. Ngayon, kasal na kayo. Saan niyo balak manirahan? Maluwag ang mansyon, maaari kayo rito. Nakangiting saad ni Rita. Masaya siya dahil sa wakas may asawa na ang panganay kahit na sa maling paraan. Pwede rito si Yana at babalik ako sa kondo ko. Bibisatahin ko na lang siya, sagot ni Leonardo. Ayaw niyang ihiwalay si Yana sa pamilya nito nang dahil lang sa maling kagagawa ng ina. Kinuha na nga niya ang kabataan nito. Ayaw na nga niya itong pati ang pamilya nito ay ilayo niya. Mapait na umiti si Yana. Tama po si Senyorito Leo, baka po makaabala lang ako sa kanya kapag sumama pa ako. Kahit nakangiti siya, ay ang totoo, parang tinutusok ng mga karayom ang puso niya sa sakit. Halatang ayaw sa kanya ng lalaki kaya ayaw nitong isama siya. Iha, Leonardo na lang itawag mo sa kanya o kaya Leo, wag nang Senyorito dahil asawa mo na siya. At ikaw naman Leo, dapat kasama mo ang asawa mo kung nasaan ka. Pangaral nga ni Pablo kay Leo. Tumangutango naman si Rita dahil sang-ayon ito sa ginawa ng asawa. Samantala si Mirna
ay hindi pa rin rumirehistro sa isipan nito ang mga pangyayari. Hindi ito makapaniwalang bigla-bigla na lang ikinasal ang anak sa amo nila. Babalikan ko na lang siya sa susunod na buwan. May mahalaga pa akong aasikasuin sa papatuyuin kong building, saad ni Leonardo at tumingin kay Yana. Ang totoo ay gusto na nga niya itong isama, ngunit nais niya munang bigyan ng mahabang oras o panahon para makapag-isip si Yana at makausap ng masinsinang pamilya, lalo pat biglaan ang nangyari. Concerned na concerned si Leo kay Yana. Yun ang totoo. Dahil noon pa man, matagal na nga siyang may nararamdaman para dito. Ikaw talaga, Leonardo, puro trabaho na lang ang nasa isip mo. Ibahin mo na ngayon dahil may asawa ka na. Pangaral ni Rita at pinandilata ng mata si Leonardo. Pinaparating niya rito na umayos ito ng asta. Ayos lang po. Gusto ko rin po muna na makausap ang mga kapatid ko. Tsaka maayos muna dito. Saad ni Yana. Naiwan na lang sina Leo at Yana sa hardin. Tahimik sila at walang lang lalakas ng loob na magsalita. Yana, senyorito, sabay nila na sambit. Nahihiyang na payuko si Yana at pinagdikit ang mga hintuturo. Leo na nga lang, wag ng senyorito, mag-asawa na tayo ngayon. Namula ang mukha ni Yana at palihim ng umiti. Simple lang ang sinabi nito at parang baliwala lang sa lalaki, ngunit sa kanya ay kinilig siya. Dati pa lang kasi, nararamdaman na nga nito ang concern ng lalaki sa kanya. Sabi nga ni Yana, habang nakayuko, sorry, dahil sa akin, ikinasal ka nang wala sa plano. Sorry talaga, hindi ko sinasadya, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin ng gabing yun eh. Para akong sinapian ng masamang espiritu. Nahihiyang saad ni Yana, malikot ang mga mata niya at hindi makatingin ng diretso kay Leonardo. Mahinang natawa si Leo dahil sa pagmumukha ni Yana, namumutla ang buong mukha nito. Masamang espiritu? Natatawang sambit ni Leo. Anong klaseng espiritu kaya? Pabirong tanong niya. Naaliw siya sa mukha ni Yana na mas lalong namutla. Sobrang nahihiya si Yana at nais niyang lumubog sa sahig o kaya maglaho na parang bula. Napatras siya nang humakbang ng isa si Leonardo. Yana, basta lagi mong tatandaan na wala kang kasalanan. Biktima lang tayo. Gusto ni Leonardo sabihin kay Yana ang totoo pero nauunahan siya ng takot. Takot na takot bigla ito magalit at iwasan siya. Leo, sana mapatawad mo ko. Inilang hakbang lang ni Leo ang mga paa para makalapit kay Yana. Hinawakan niya ang kanang balikat nito at matamang tinitigan. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at may nais sabihin, ngunit hindi niya masabi. Yana, huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ako ang mas matanda pero nagpadala ako sa Agos. Nakahiga na nga sa kama si Yana at nakatitig sa kisame. Doon sana siya pinapatulog ni Doña Rita sa silid ni Leo, ngunit tumanggi siya. Nais niya munang makausap ang ina na silang dalawa lang. Alam niyang masama pa rin ang loob nito sa kanya dahil sa biglaan na mga pangyayari. Nasa labas pa ang ina, kausap ang mga magulang ni Leo. Bumukas ang pinto at pumasok si Mirna. Mabilis na umupo si Yana at tumingin sa ina. Nanlabo ang mga mata niya at agad na tinakbo ang ina upang yakapin. Nay, patawad po. Umiiyak nga na saad nito. Humigpit ang pagkakayakap niya sa ina nang marinig ang paghikbi nito. Hinawakan ni Mirna ang magkabilang balikat ni Yana at bahagyang inilayo. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Masaya ako dahil may asawa ka na, ngunit malungkot din dahil hindi ko maintindihan kung bakit biglaan. Yana, ano ba ang tunay na nangyari? Mariing tanong ni Mirna. Sobrang nalilito siya sa pangyayari para itong bomba na biglang sumabog. Nay, maniwala po kayo sa akin pero hindi ko pa rin po talaga alam. Sagot ni Yana. Nais niya sabihin sa ina kung ano ang nangyari, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Mahal mo ba siya?
Nakangiting tanong ni Mirna. Wala na siyang magagawa kung magalit man siya. Nangyari nang nangyari at hindi na magbabago pa. Namula ang mukha ni Yana at gumiti. Hindi ko po alam. Sagot ito, may gusto ka ba sa kanya? Pag-uulit na tanong ni Mirna. Nay, bago ko palang nakilala si Leo, kaya hindi ko pa rin po masasabi. Pero ang maaamin ko po, opo, may paghanga ako sa kanya. Yana, wala sa bagong kilala yan. Kami ng ama mo, unang kita pa lang namin, nabuo ka na. Pili ang saad ni Mirna. Ang totoo niyan, I love at first sight ang nangyari sa amin ng ama mo. Binigay ko ang sarili ko sa ama mo kahit na hindi ko pa siya kilala masyado. Minahal ko siya ng totoo. Puso ang masusunod kapag nakita na nito ang mamahalin niya. Nakangiting dugtong niya. May gusto ako sa kanya, pero wala po atang gusto sa akin si Sir Leo. Kita mo naman, Nay, madilim ang mukha niya nang kinasal kami. Kung kasal nga ang matatawag doon, naiiling na saad ni Yana. Imposibleng magkagusto sa kanya, si Leo. Mayaman ito, siya mahirap na katulong lang. Gwapo at matipuno ito at sigurado na marami ang babae na mahuhumaling dito. Higit sa lahat, bata siya sa paningin nito. Anak, hindi ka mahirap mahalin. Swerte nga siya sa'yo dahil maganda, maalaga at mapagmahal at magaling magluto. Aba, wala nang hihigit pa sa isang tulad mo na bibihira lang. Anak, maniwala ka lang sa sarili mo. Nakangiting saad ni Mirna para pagaanin ang loob ni Yana. Alam niyang natatakot ito sa biglang pagbabago ng buhay niya. Bilang ina ay gagabayan niya ito at papaalalahanan sa mga dapat gawin bilang may asawang babae. Salamat, Nay. Niyakap ulit ni Yana ang ina. Maagang nagising si Yana para maghanda ng agahan. Naabutan niya si Lando sa pader ng kusina. Nakasandal to. Inakit mo ba ang kapatid ko? Tanong ni Lando na tila nanguhuska. Umawang ang bibig ni Yana sa tanong ni Lando. Hindi niya akalay na tatanungin siya nito ng ganun. Hindi. Hindi natuloy ni Yana ang sasabihin nang unahan nga siya ni Lando magsalita. Sinungaling. Kilala ko ang kuya ko. Hindi siya papatol sa tulad mo. Maliban na lang kung inakit mo siya. Nakangisi ng saad ni Lando. Ang totoo niya na hindi niya matanggap na ikinasal si Yana sa kapatid niya. May gusto si Lando kay Yana at balak ligawan. Ngunit nagulat na lang siya. Ikakasal na pala ang dalawa. Umiling si Yana at napakagat labi dahil sa ginagawang panghuhusga ni Lando sa kanya. Hindi ko inakit ang kuya mo. Umiling na saad ni Yana. Talaga? Anong nangyari? Huwag mong sabihin na si kuya ang unang gumapang sayo. Dudang tanong ni Lando. Ayaw sanang pagsalitaan ni Lando ng masakit ang babae. Ngunit hindi niya maiwasan dahil kusa itong lumalabas sa bibig niya. Dahil na nga rin sa kabiteran siguro. Hindi makasagot si Yana. Dahil ang totoo, siya ang unang humalik kay Leo. Tama si Lando siya. Ang nangakit kaya bumigay si Leonardo dahil lalaki lang to. Nayuko si Yana at nilagpasan si Lando at pumasok na nga sa kusina. Habang naghahanda ng almusal si Yana, ay tumutulo ang luha niya. Kasalanan niya kung bakit nagagalit sa kanya si Lando at siguradong pati si Leonardo ay galit sa kanya. Hindi lang nito masabi. Napakuyom naman ang kamao si Lando at nais bawiin ang mga nasabi. Nagsisisi siya. Ngunit anong magagawa niya? Pinabalot siya ng selos. Dapat siya ang nasa katayuan ni Leonardo. Unang tingin pa lang niya kay Yana ay may kakaiba na nga siyang naramdaman para rito na hindi niya nahanap at nakita sa mga babaeng nakilala niya. Yana, sumabay ka na lagi sa amin. Saad ni Doña Rita. Tumango si Yana habang inilalagay ang mga pagkain sa hapagkainan. Dapat si Linda na lang ang magluto para sa atin. Hindi yung nagsisilbi pa rin si Yana, asawa na siya ni Leonardo. Saad naman ni Don Pablo. Naku po, ako na lang po dahil trabaho ko naman po talaga to. Nahihiyang sambit nga ni Yana. Tama si Pablo, Yana. Ngunit mas gusto ko ang luto mo kaya okay lang din kung nag-enjoy ka naman sa pagluluto. Nakangiting saad ni Doña Rita. Asawa naman siya ni Kuya. Ayos lang yun na pagsilbihan niya ang asawa niya at pamilya ni Kuya. Saad naman ni Lando. Tama po si Lando. Ako na lang po ang magluluto sa pamilya. Saad naman ni Yana. Tumabi siya.
sa katabing silya ni Leonardo. Tahimik silang kumakain, tanging tunog ng mga kubyertos ang naririnig. Pinayagan si Nayana at Mirna na magbakasyon ng isang linggo para makasama ni Yana ang mga kapatid nito. Aalis din si Leonardo para puntahan ang pinapatayo nitong building. Babalik ako makalipas ang isang buwan at kung nais mong sumama sa bahay ko ay sabihan mo lang ako, ayaw ko na pilitin ka. Marespetong saad ni Leonardo, tumango si Yana. Sige, aalis na kami ni nanay. Nagulat nga si Yana nang biglang ang hawakan ni Leonardo ang kamay niya at niyakap ito ng mahigpit. Mga ilang segundo rin silang ganoon, tinapik ni Leo ang balikat o likuran ni Yana na pangiti naman ng babae. Alam niyang balang araw, maayos din ang lahat dahil naniniwala siyang mabuti ang kalooban ni Leo. Hindi man maganda ang naging umpisa nila, umaasa siya na sa paglipas ng panahon ay maging maayos din ang lahat. Nagpaalam din si Yana sa mga magulang ni Leonardo. Nais din sana niyang magpaalam kay Lando, ngunit nag-alinlangan siya. Kaya sa huli ay hindi na nga siya nagpaalam dito. Abala si Liam sa paglalaro sa labas ng pintuan. Napalingon siya nang may pumarada na tricycle sa tapat ng bakuran nila. Ate, nay! Nagulat naman si Tantan sa sigaw ng bunsong kapatid. Binitawan niya ang palakol. Nagsisiba kasi siya ng kahoy para panggatong nila. Kamusta bunso? Nakangiting batin ni Yana. Ate, ayos lang po. Pasalupong ko. Sabi nga ni Liam at malambing na niyakap ang ate. Kunwaring nagtampo si Mirna at sumimangot. Ako, hindi mo yayakapin si nanay? Bakit si ate agad ang niyakap mo? Kumalas sa pagkakayakap si Liam kay Yana at yumakap sa ina. Si nanay nagtampo agad. Pasalubong ko po. Paglalambing niya sa ina. Ate, nay! Sambit ni Tantan. Binuhat ni Tantan ang mga dala ng nanay at ate niya. Sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Oh, nasan ang dalawa mong kapatid? Tanong ni Mirna kay Tantan. May practice po sila sa sayaw para sa nalalapit na fiesta rito. Kinuha sila ni Kapitan para isama sa isang grupo dahil kulang pa raw ng dalawa. Sagot nga ni Tantan. Habang si Liam ay abala sa paghahalungkat ng mga dala ng ate at nanay niya. Natuwa siya nang makita ang napakaraming biskit, chocolates at iba pang pagkain. Wow, nay! Ang dami nito! Tuwang-tuwa na saad ni Liam. Binili yan ni Senyorito Leo na asawa na ng ate niyo, saad ni Mirna. Nagulat naman si Tantan at namilog ang bibig. Asawa ni ate? Hindi makapaniwalang tanong niya. May asawa na po si ate? Inosenteng tanong ni Liam. Oo, mamaya natin yan pag-usapan. Naggibit balikat na lang si Tantan at nakihalungkat na rin sa mga supot na nasa lapag. May mga damit rin maliban sa mga pagkain. Kinuha niya ang isang blue na damit, pang lalaki at sakto ang size sa kanya. Akin ba to? Tanong ni Tantan at binuksan ang plastic at binuklat ang damit. Namangha siya sa ganda at mukhang mamahalin. Halos lumuwa ang mata niya nang makita ang presyo ng damit. 5,000 lang naman. O maganda ba? Sagot naman ni Yana. Ate, ang ganda at ang mahal. Unang pagkakataon na masasayaran ang balat ko ng ganito kamahal na damit ha. Masayang saad ni Tantan. Niyakap niya ang damit at parang bata na tumawa. Napangiti naman si Yana sa nakikitang kasiyahan sa mga kapatid. 5 yan, iba-iba ang kulay. Si Leo ang namili kaya hindi ko alam kung magugustuhan mo. Nakangiting saad ni Yana. Ate, yung akin po. Sabat naman ni Liam na nakanguso. Natawa si Yana. Meron ka. Lahat kayo meron. Pinisilang pisngi ng bunsong kapatid. Nagluto si Yana ng sinigang na baboy para sa tanghalian nila. Napapangiti siya tuwing naririnig ang tawa ng dalawang kapatid dahil sa saya sa pasalubong na binigay ni Leo. Saktong natapos na magluto, si Yana ay dumating ang dalawang kapatid. Tulad ni Nalatantan at Liam ay tuwang-tuwa rin ang mga ito at nang makita ang dala ng ina.
Mamaya na yan, kain muna tayo. Di na Hana, tulungan niyo ate. Ate, ang sabi ni Kuya Tanta, nag-asawa ka na raw, yung panganay na anak daw ng mag-asawang Falcon. Saad ni Dina. Oo, sagot ni Hana. Wow, mayaman na po ba tayo? Pumapalakpak na Saad ni Hana. Hay nako, magtigil kang ang bata ka. Hindi porket mayaman ang naging asawa ng ate niyo, ay mayaman na rin tayo. Huwag na huwag niya yan ipagmamalaki sa ibang tao at iba-iba ang isip ng mga tao. Baka isipin nila ay iba lalo pat mula tayo sa mahirap. Kasigo ni Mirna sa anak. Napatikom naman ang bibig ni Hana at napayuko. Sorry po, Nay. Dalawang araw na mula nang makauwi sila Yana sa tahanan nila. Nakaupo siya sa silya sa labas ng bahay nila. Pinagmamasdan niya ang tanim nilang halaman na may mga umaaligid na paru-paro. Iniisip niya si Leo. Kung iniisip din ba siya nito? Yana, untag ni Mirna kay Yana. Nay, iniisip mo ba siya? Tanong ni Mirna. Opo, Nay. Magiging maayos kaya ang pagsasama namin? Oo naman. Sa nakikita ko, mabait naman si Leo at responsable na tao. Ate, sama ka? May magdudula ngayon sa Freedom Park, manunood kami. Sumama ka anak para naman malibang ka. Maraming tao sa park at naghihintay na magsimula ang dula. Katamtaman lang ang laki ng entablado. May mga nagtitinda ng iba't ibang street foods. Inutusan ni Yana si Tanta na bumili ng fishball. Hi, ikaw ba si Yana? Tanong ng isang babae kay Yana. Napatitig si Yana sa babae. Maganda ito at mukhang mayaman dahil sa postura. Oo, bakit? Nagtatakang tanong ni Yana. I'm Elizabeth, pwede ka bang makausap? Tayong dalawa lang. Nagtataka naman si Yana at tumango siya. Sige, Liam, dito ka muna ha. Huwag kang alis dito, babalik din agad si ate. Paalam niya sa bunsong kapatid. Sige po ate, sagot ni Liam. Sumunod si Yana kay Elizabeth at huminto sila sa isang puno. Walang tao rito kaya dito siya tinala ng babae. Mukhang mahalagang sasabihin ito sa kanya. Kaya sa tagong lugar pa siya nito dinala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Girlfriend ako ni Leo at buntis na ako. Gusto niyang sabihin sa'yo ang relasyon namin ngunit naaawa siya sa'yo. At ayaw niyang mapahiya at masaktan ka. Saad ni Elizabeth. Parang bomba na sumabog sa pandinig ni Yana ang sinabi ng babae. Buong akala niya ay walang kasintahan si Leonardo, ngunit meron na pala at buntis pa. Ganun ba? Wala sa sariling Saad ni Yana. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya dahil naninikip ito. Oo, ikaw na mismo ang makipaghiwalay sa kanya. Nagmamakaawang Saad ni Elizabeth. Yun lang ba? Sige na, babalik na ako sa asawa ko. Walang kaubuhay-buhay na Saad ni Yana. Hindi na niya hinintay pa na sumagot to. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa pwesto nila. Naabutan ni Yana na roon pala ang mga kapatid at nagsimula na ang palabas. Masaya ang mga kapatid niya samantalang siya ay nakatulala lang sa entablado at lumilipad sa kawalan ang diwa niya. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan niya ang mga sinabi ng babae. Ano? Nasabi mo ba ng maayos? Anong reaksyon niya? Tanong ni Lando kay Elizabeth. Tumaas ang sulok ng labi ni Elizabeth at inilahad ang kamay. Oo, akin ang 1,000,000. Ibinigay ni Lando ang tsyeke na nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi siya makapaniwala na gumastos siya ng ganito kalaki. Magkasira lang ang dalawa, ang kapatid niya at ang gusto niyang si Yana. Nais niyang mapasa kanya si Yana. Hindi na siya makatulog ng maayos kakaisip sa babae. Napailing si Elizabeth. Mahal mo talaga, no? At gumastos ka pa talaga. Paano kung nalaman to ni kuya mo? Wala ka na roon. Basta itikam mo na lang yung bibig mo. Sagot naman ni Lando. Makalipas ang 3 linggo, laging nakatulala si Yana. Napapansin ito ni Mirna, ngunit nanatili lang na tahimik ito at hinayaan. Hanggang sa hindi na nga siya nakatiis, kinausap na nga ito nang mapaso ang kamay nito sa mainit na tubig. Ano bang nangyayari sa iyo, Yana? Nag-aalalang tanong ni Mirna. This past few days,
Nakikita ko na parang nagiging pihikan ka sa mga kung ano-anong bagay. Madalas, wala ka sa sarili. Tapos, madalas pa parang tinatamad kang magkikilos. Ano bang nangyayari sa'yo, Yana? Nag-aalala ang tanong ni Mirna. Wala ho, Nay. Pero nararamdaman ko po madalas na parang yung mga paborito kong pagkain, ayaw ko yung amoy. Tapos po, may mga pagkakataong nahihilo ako. Tapos kapag gabi may mga pagkakataong parang nududuwal ako. Matamlay na paliwanag ni Yana. Anak, baka iba na yan. Baka naman, buntis ka. Umiling si Yana. Napabuntong hininga si Mirna. Nang ginisa na nga ni Yana, ang kanyang niluluto na bawang at sibuyas ay napatakip siya ng bibig. Tumakbo siya sa labas ng pintuan at dumuwal. Tumulo ang luha niya nang duwal siya ng duwal ngunit wala naman siyang sinusuka. Sumunod naman si Mirna at hinimas-himas ang likod ni Yana. Anak, delayed ka ba? Hindi ka agad nang kasagot si Yana sa tanong ng ina dahil hindi pa rin natigil ang pagduwal niya. Parang hinahalukay ang sikmura niya. Nang humupa ang pakiramdam, ay nagpahid siya ng luha. Bakit po? Confirmed. Muntis ka nga. Umawang ang labi ni Yana. Kung buntis siya, paano sila nang magiging anak niya? Tumulo ang luha niya. Yana, bakit ka umiiyak? Dapat maging masaya ka dahil biyaya yan ng Diyos. Nag-aalalang saad ni Mirna. Inalalayan niya si Yana na pumasok sa loob at pinaupo ito sa silya. Kumuha siya ng tubig at pinigay kay Yana. Nay, paano na ako kung sakali na buntis ako? Kumunot ang noo ni Mirna. Bakit naman? Anong paano? Siguradong magiging masaya si Leonardo kapag nalaman niya lalo na si Doña Rita at Don Pablo. Matagal na nilang hinihintay ang magkaapo sila. Lalong naiyak si Yana. Paano magiging masaya si Leo kung balak nga nitong makipag-iwalay sa kanya dahil may nagpakilalang ang nobya sa kanya at buntis rin ito? Itinakip ni Yana ang palad sa mukha. Anak, ano bang ikinakabahala mo? May asawa ka at alam kong hindi ka pababayaan ng asawa mo. Pero Nay, nais niyang sabihin sa ina. Ang nalaman niya, niyakap ni Mirna ang anak at hinaplos ang buhok. Alam niyang bilang isang ina nito, may problema itong dinadala na ayaw nitong sabihin. Anak, kung ano man ang problema mo, narito lang kami ng kapatid mo. Magbihis ka at pupunta tayo sa ospital para ma-check up ka. At nang nandun na nga sila, congrats, Mrs. Buntis ka! At kambal ang magiging anak mo. Nakangiting bati ng doktora kay Yana. Napangiti si Yana at hinawakan ng flat pang tiyan. May nabuong bata sa sinapupunan niya. At hindi lang isa, kundi dalawa pa. Si Leonardo nga ang ama. Masaya siya, kinakabahan at natatakot siya sa maaaring maging reaksyon ni Leo. Nay, magiging ina na po ako. Tsaka kambal pa po. Masayang saad ni Yana. Alam ko anak, dapat ay mas alagaan mo ang sarili mo dahil dinadala mo na ang magiging anak niyo ni Leonardo. Huwag ka masyadong mag-iisip ng kung ano-ano na ikasasama ng kalusugan mo. Iniabot ni doktor ang reseta para sa mga vitamins ni Yana na pangpakapit nga ng mga bata. Nung makauwi silang mag-ina, ay naroon na ang mga kapatid at ang mag-asawang Falcon. Doña Rita, Don Pablo, sambit ni Mirna. Ngumiti si Doña Rita at niyakap si Yana. Iha, wala ka pa bang balak bumalik ng mansyon? Sa susunod na linggo babalik na si Leo. Ho? Balak ko po sanang bumalik bukas sa mansyon. Pagsisinungaling ni Yana. Ang totoo niyan, wala siyang balak dahil hinihintay niya muna sa dumating si Leonardo para kausapin ito. Ganun ba? Kumunot ang noo ni Rita nang makita ang plastic na may mga tabletas at iba't ibang gamot. Nakita niya rin sa isang kamay ni Yana ang envelope. May sakit ka ba? Bakit may mga gamot ka? Takang tanong ni Doña Rita. Kinuha niya ang envelope sa kamay ni Yana at binuksan. Hindi naman ni Yana inaasahan na kinuha ni Doña Rita ang envelope na naglalaman ng ultrasound niya. Namilog ang mata ni Rita nang mabasa ang resulta ng ultrasound. Napapapalakpak siya sa tuwa at niyakap si Pablo. Honey,
Magkakaupo na tayo, magkakaupo na tayo! Tuwang-tuwa na sambit ni Doña Rita. Napangiti naman si Yana pero medyo alanganin. Siguradong matutuwa si Leo, dapat malaman niya agad ngayon para umuwi siya agad. Masayang saad naman ni Don Pablo. Huwag na lang po kaya, pigil ni Yana. At bakit naman? Tanong ni Rita. Ano po kasi? Hindi ni Yana lamang isasagot. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba na may nobya si Leonardo at buntis din ito. Tumaas ang dalawang kilay ni Rita at hinihintay ang sagot ni Yana. May nobya na po si Leonardo at balak ko pong makipaghiwalay sa kanya dahil buntis din po ang nobya ni Leo. Lumapit po siya sa akin minsan. Utal at kinakabahang pag-amin ni Yana. Nagulat at hindi makapaniwala si Mirna, Rita at Pablo sa narinig. Anong pinagsasabi mo? Walang nobya si Leo. Kahit kailan, hindi siya nagkanobya. Alam ko yon, sigurado ako. Umiiling na saad ni Mirna. Pag-i-explain naman ni Yana. Pero may lumapit po sa akin na babae. Nagpakilala siya na girlfriend ni Leonardo. Elizabeth po ang pangalan. Buntis din siya. Paano? Kailangan talaga nating makausap si Leonardo. Gigil na saad ni Rita. Tinawagan niya si Leo para pauwiin. Elizabeth? Parang pamilyar ang pangalan ito. Parang pangalan to ng girlfriend ni Lando eh. Saad ni Pablo. Bumalik si Yana sa mansyon dahil darating na nga si Leonardo. Nagpaiwan muna ang ina dahil may meeting si Dina para sa nalalapit itong graduation. Kinakabahan si Yana at hindi mapakali. Narito rin si Lando na kaupo ito sa sofa at nakatingin sa kanya. Biglang tumambol ang puso ni Yana nang makita na naglalakad palapit si Leo. Pagod na pagod ang mukha nito at parang pasa ng mundo. Siguro dahil nahihirapan ito sa sitwasyon nito dahil buntis ang tunay na mahal nito tapos kasal ito sa kanya. Leonardo, totoo bang may nobya ka at buntis? Bungad ka agad ni Doña Rita. Di hindi nito hinintay na makaupo man lang si Leonardo. Namilog naman ang mga mata ng lalaki at napatingin kay Yana. Anong sinasabi mo, ma'am? Alam mo na wala akong nobya at never akong nagkanobya. Kunot noong sagot ni Leonardo. Samantalang si Lando ay natigilan. Hindi niya akalain na ang pagtitipon na ito ay tungkol sa kagagawan niya. Hindi niya akalain na malalaman ng magulang niya. Akala niya ay hindi magsusumbong si Yana at diretsyong makikipaghiwalay at aalis. Napakuyom siya. Mukhang palpak ang plano niya na paghiwalay ng dalawa. E ano tong sinasabi ni Yana na may lumapit daw sa kanya na babae? Nagpakilala ito na girlfriend mo at buntis pa raw. Nangigigil na saad ni Rita. Hindi niya akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Naawa siya kay Yana na parang lantang gulay na dahil sa dinadala nitong problema at buntis pa nga siya sa kambal. Wala akong nobya, ma. Sinasabi mo na sinungaling ako? Ang sabi ni Elizabeth ay natatakot ka lang daw na magsabi sa akin dahil baka mapahiya o masaktan mo ako. Saad ni Yana. Sobrang sakit ng puso niya dahil pakiramdam niya, hindi siya nababagay sa pamilyang to. Teka, sino si Elizabeth? Hindi ko nga kilala yan eh. Pumalatak si Leo at nilapitan si Yana. Pinunasan ni Leo ang mga luha ni Yana, pati sipon dahil tumutulo na rin. Samantalang si Yana ay natigil sa pag-iyak dahil sa ginawa ni Leonardo. Lando, may dapat ba kaming malaman? Seryosong tanong ni Pablo. Una, inutusan ko si Elizabeth. Nagawin yun. Mahal ko kasi si Yana at kami ang nababagay. Kuya, maghanap ka ng kaedaran mo. Hindi na natuloy ni Lando ang sasabihin ng mabilis na sinuntok ni Leo ang panga ni Lando. Napasigaw naman si Yana nang magsuntukan nga ang dalawa. Ano ba? Tama na! Tumigil na kayo! Awat ni Doña Rita. Leo, tama na! Awat naman ni Yana. Hayaan niyo sila. Saad naman ni Pablo at pinagmasdan lang ang dalawang anak na nagsuntukan. Walang hiya ka? Balak mo pa akong sirahan sa asawa ko? Galit na sigaw ni Leo. Kami ang bagay dahil hindi nalalayo ang edad namin. Galit ding sigaw ni Lando. Wala sa edad ang pagmamahal, Lando. Malakas na sinipa ni Leo ang tagiliran ni Lando na ikinatumba nito. Lugi si Lando sa lakas ni Leo. Mas malaki kasi ang katawan ni Leo kumpara kay Lando. Bakit mahal ka ba ni Yana? Galit na tanong ni Lando. Natigilan naman si Leonardo at nabaling ang tingin kay Yana na't puno ng pag-aalala ang mga mata. Ano Yana? Mahal mo ba tong gurang na to?
Nakangisi at nangunguti ang tanong ni Lando na nakaturo kay Leonardo. Anong mara? Bicol na saad ni Leonardo. Napakagatlabi si Yana at pilit na hindi matawa. Hindi niya alam kung bakit natatawa siya sa pikon na mukha ni Leo. Mas lalo tong gumagwapo sa paningin niya at nais niyang panggigilan ang pisngi nito. Lumobo ang pisngi niya sa pagpipigil na hindi matawa. Nagsalubong ang kilay ni Leo at kumunot ang noo. Pinagtatawa naman ba ako? Mukha na ba talaga ako matanda para sa'yo? Umiling si Yana at napangiti. Hindi. Sagutin mo ang tanong ni Lando. Utos ni Leonardo kay Yana. Eh ikaw, mahal mo ba ako? Diretsahang tanongan ni Yana. Oo. Walang pag-aalin lang ang sagot ni Leonardo. Mahal din kita, Leo. Nakangiting saad ni Yana. Matalim na tinitigan ni Leo si Lando. Oh, narinig mo na mahal ako ni Yana? Mayabang niyang saad. Tumayo si Lando at malungkot na ngumiti. Naglakad na nga siya, palabas ng mansyon. Mag-usap na muna kayo. Saad ni Rita at hinila si Pablo paakyat sa taas. Mahal mo ba talaga ako, Yana? Tila naguguluhan at excited at halo-halong emosyong tanong ni Leonardo. Tumango si Yana at ngumiti. Oo, Leo. Mahal kita. Yana, may sasabihin ako sa'yo. At sana, huwag kang magalit at huwag mo akong iwan. Nung una ko pa ito gustong sabihin sa'yo, natatakot lang ako. Ano ba yun? May nobya ka ba talaga? Umiling si Leo. Wala. Ang totoo niyan, may kinalaman si Ma'am. Kaya nagkaganon. Kanong gabi na nangyari sa atin yun. Ang ina ko rin ang nagsara at naglock ng pinto. Kinakabahang pag-amin ni Leo. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Yana at pinisil-pisil ito. Naramdaman ni Yana ang panlalamig ng kamay ni Leo. Hindi ako galit sa kung ano man ang ginawa ng Ma'am mo. Siguro kailangan ko lang siyang kumprontahin at kailangan niyang mag-explain. Pero ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Leonardo, buntis ako at magiging ama ka na. Kambal ang magiging anak natin. Napaluhas sa saya si Leonardo at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Yana at ginawaran niya ito ng mag-aanghalik. Salamat, Yana. Pangako, magiging mabuting asawa at ama ko. Samantala, nagkaroon nga muna ng komprontasyon kasama sina Doña Rita at Don Pablo. At sabi na nga ni Yana, Doña, nilagyan niyo daw po yung inumin ko ng pampainit ng katawan para tumaas ang sex drive ko. Para may mangyari sa amin ang anak niyo. Nagbunga po ito ng kambal. Sabi na nga ni Yana. Nagulat nga si Doña Rita dahil alam na nga ni Yana ang katotohanan. Sorry, iha. Nagawa ko lang naman yun para sa anak ko. Para sa iyo rin. Nakita ko kasi kung paano kayo magtitigan. Nung una pa lang kayong nagkita, malakas ang kutob ko na gusto niyo ang isa't isa. Napatango si Yana. Siguro nga po totoo yun. Pero hindi pa rin po maganda na sinet up niyo kami at nagsinungaling kayo. May mga taong nagsuffer po dahil sa mga ginawa niyo. All this time, akala ko po ako ang nangakit kay Leonardo. Pero may dahilan pala yun. Sobrang bumaba po yung tingin ko sa sarili ko nung mga panahong yun. Mabuti na lamang po at mahal ko si Leo at mahal niya rin ako. At nagbunga ng kambalang pagmamahalan namin. At ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan, pero sana po, wag na po kayo ulit magsinungaling. Tumango naman si Doña Rita at muling humingi ng tawad. Napatawad din naman siya kaagad nila Leo at Yana. Samantala, pagkatapos ngang maayos ang lahat sa masinsinang pag-uusap, ikinasal ulit sina Leonardo at Yana sa simbahan. Magarbo ito at maraming bisita ang dumalo. Humingi rin ng tawad si Lando kina Leonardo at Yana dahil sa nagawa nito. Ikakasal na nga rin si Lando sa susunod na taon kay Elizabeth dahil buntis na nga ito at si Lando ang ama. Hindi pwedeng sa isang taon ay dalawa silang magkapatid na ikasal dahil naniniwala si Rita sa pamahiin na sukob. Sa wakas, naging masaya naman ang kani-kanilang mga love life. Lumipas nga ang maraming taon. Mommy!
Si Chris po, inaaway po niya ako. Sabi nga ng isa sa mga kambal na nagngangalang si Christine. Pinagsabihan naman ni Yana ang sinusumbong na isang kambal na si Chris. Oh Chris, masamang makipag-away sa sarili mong kapatid, ha? Yes po, Mommy. Sorry po. Paghingi nga ng paumanhin ng lalaki at nakita nga niyang nagkamayan na nga sina Chris at Christine at nagyakapan. Naalala tuloy nila ang naging pag-aaway nila Lando at Leonardo nang dahil sa kanya. Ganun naman kasi talaga. Sa magkakapamilya, may mga pagkakataon na nag-aaway pero matibay pa rin ang samahan. Naging masaya nga ang pamumuhay nila Leonardo at Yana sa piling ng kanilang kambal na sina Christine at Chris. Sino ba naman ang mag-aakala nang dahil lang sa isang plano na kakaiba ay magkakatuluyan nga ang dalawang puso na nung una ay takot ngang aminin sa isa't isa ang nararamdaman dahil nga sa agwat ng estado ng kanilang buhay. Minsan talaga, may kakaibang paraan ng Diyos para nga i-lead tayo sa tamang landas na para sa atin. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Leonardo at Yana. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Ostonalito, Presbyteros Rose, Tomasita Hermida, Juvelin Romero, Perla Natividad, Emelda Bunyi, Cynthia Ginsay, Lovina Galang, Juliana Valentino, Juvelin Romero, Sandy Garcia, Lorna Torres Pansoy, Nilda, Alma Lumpay, Fenavares, Robski Sunio, Erna Kabunday, Reynaldo Reyes, Trevor